So, sunod natin gagawin, kakabit natin yung thruster. Thruster, ayan. Sa gitna. Huwag nyo makakalimutan yan dahil napaka-importante nito. So, nakabit na. Ang ipapalit natin sunod is yung function. So, nakabit na. So, ang gagawin man natin, ikakabit natin yung crankshaft. Yung crankshaft na may tama. Ayan o. So, hindi ito mag-undergo ng machine shop, ha. Eh, kung dumaan ng machine shop to, makinis na to, guys. Wala kang makikita ang mga scratch parang butling-butling. So, diretso natin salpakyan dito. So, hado lang gagawa ng paraan dyan para kumili siya ng bumalik sa pagkakintab. So, sige, lagyan na natin. Ayan, nakabit na natin. So, ang gagawin na naman nating step is yung main cap. Lagyan natin ang oil. Simple lang yan. Para kang naglalaro. Hindi ganun pahid, hindi ganun lang yan, ayun lang yan. Tapos yung main cap. So guys, ngayon nakakabit na natin yung cup, lagyan natin na ng main cap bolt. So yan, so ito na yung piston na guys, ibabalik na natin sa block. So although tinan nyo, may gas talaga siya. So, ang gagawin natin, itritan natin itong hato para kaya paano makarecover. So, yun lang. Wala talaga ibang choice sapagkat yung may-ari. Talagang wala siyang budget. So, yun lang yung choice na. No choice na siya. So, ito yung ari niya. Ikabit natin. May konti. Sige, kabit ko na, ha. So, yan na. Nakabit na natin yung uring. So, tip ko sa inyo. Yan ang uring. Yan na siya mag-provide ng oils. First tsaka second ring. So, kapit natin yung second ring. Ito, second ring. Hindi kayo malilito kasi may pasig, may pangalan naman siya. Sige. So, ayan na guys. Pinabit na natin yung ring. So, kakabit natin po ngayon. Sa black. Ayan. So, ayan. Sige. Magkakabit tayo ngayon ng connecting rod bearing. So ito yung connecting rod bearing guys, kung titingnan nyo, napakakinis nyan. So once magasgas yan, yan ang magkakaroon ng problema sa loob. Magkakaroon na yun siya ng ibang under. Ito to, iingay na yung ano nyan, iingay na yung connecting rod, yung main cup or connecting rod. So magkakaroon ng play. So yun ang magkakaroon ng problema. So ikabit na natin doon. So yan na guys, nakakabit na natin yung connecting rod bearing. So dapat ganito ka kintab yung bearing nyo guys, para wala talagang ano mga problema sa loob. So yan. So ang mangyayari pag sa maghado tayo guys, yan ang bibigay niya na malagandang performance. So yan, bago na siya. So tara, kabit na natin doon sa engine block. Guys, ikakabit na natin to guys. Yun pa rin yung dating piston niya. Kung tingnan nyo, mayroon siyang tama. Malaki ang tama niyan. So blow by talaga to. Hindi lang blow by to, talagang malakas ang black smoke na ito. Pero sige, i-analyze natin kasi i-treat natin ang ato. So yun ang pinaka-challenge sa akin as a chief mechanic ng technical technician ng ato Jensen. So sige, ilapan na natin to. Pasok natin to guys. So mahirap kasi ako nung isa. Tandaan nyo, lagi magkakabit kayo, kailangan meron kayong marking para hindi kayo malito. So yan, tinaw niyo yung okay, tinaw niyo yung mga piston niya, kuma talaga siya natin yung piston. Yan, mamaya pag nakabit na makikita mo kanyang itsura niyan. Yan, may marking tayo 3 para hindi kayo malito. Yan, meron 2. So ikaw na kayo na magmamark, and then walang mark to, so 4 na yan siya automatic. So ganun din sa cup, para hindi kayo malito. Walang mark, ibig sabihin 4 yan. Yan, round 1. Okay, so sige, yun lang, 2. Yan o, sige, nakabit ko na lahat muna yan, tapos balik tayo. So ayan na guys, nakabit na natin, tingnan yung piston, yung pareno. Yung kulay, yung timing mark natin, ayan, ayan.
Ayan. So, hinilig natin sa pak. And then, nakapit na natin. Ito, yung main cup bearing niya, main cup niya mismo. Ay, ano, connecting cup pala, I mean. So, gamit ito ng drop natin. Ayan ito. So, sige. Taob natin. Tapos, kapit na natin yung iba pang parts. So, yan na, ikakabit na natin yung head. So, gabi na tayo din. Medyo marami tayong kinagawa. So, nakabit na rin yung gasket niya. Nandiyan na, nakakabit na yan. So, ito yung head niya. Yan. So, yan na guys, yung head. So, ikakabit na natin yan. Ito yung 2 inches. So, sige, kabit ko na. Kabit na yan. So, ayan na siya guys. Nakabit natin yung natatawag na cylinder head ng 2L engine. So may tip ako sa inyo, ang karamihan sa mga valve train na tinatawag sa mga 2L engine, maiingay talaga yan sila. Bakit? Dahil nga wala nang pwedeng i-adjust pa yung rocker arm niya, dahil wala silang rocker arm. So automatic camshaft, cam loop, tapos lifter, valve shim, tapos valvula na automatic. So once na sinet up mo na yan dyan, ganyan na siya, hindi mo na siya masisetting. So on the best way niyan para mawala yung ingay ng camshaft, eh lagatak talaga yan guys, lalo na pag ang titira eh hindi, medyo marurunong dahil madadalang lang yung mga may mga abilidad na tumitira ng ganito. So bilang na ng mga daliri, so hindi lahat ng mekaniko marunong mag-adjust. Even ako mga kahado, hindi ko pa gano kabisado yan. So pinapapasin siya natin yan para mas maganda, perfect talaga yung baho. Yan siya, yan ang setup ito. Ito itatawag na self adjustment mechanism. Yung mga Fortuner, Toyota D4D, mga Ford yan, mga Bungo na FI yan, mga self adjustment yan sila. So ito yung kauri nila ng ganyan, na hindi na siya madala ng tune up. So pag once na maingayan yan, alam mo na yan, palit ka ng isa ka set mula camshaft hanggang lifter, kundi lifter lang mapalitan mo. So yun lang guys, konting tips lang para medyo may alam kayo sa mga makina, but may iingay ha. So yan, ito yung valve train na tinutukoy natin. Kunti lang yung valve train niya kasi ano lang siya, camshaft, wala na siyang push rod o sa kanya automatic lifter na lang siya, na manual, hindi siya hydraulic lifter. Yung iba kasi may mga hydraulic lifter, makikita nyo sa internet. So yan ang konting tips ni Hado, ni Cars Hado Tech, Hado Smart Nano Technology. Ako nga pala si Kleng, maraming salamat, bye-bye and God bless. Nakabit na natin yung head. So self-adjustment to, yung valve train nito, wala siyang rocker arm, wala siyang push rod, wala siyang camshaft, rocker arm, camshaft. So ano lang siya, camshaft, and then yung lube niya, and then lifter, and then valve. So ganoon na siya, kaya nangyari nagkakaroon ng valve train knocking dahil dito. Dahil once na magkaroon ng valve train knocking, hindi talaga yan ma-adjust hanggat ang head mo nakakabit sa block. So tanggalin talaga yan, hulog siya top overhaul. So ang kailangan magawa nito, ihado na lang natin yan. So meron tayong video dyan about sa valve train knocking na pwede natin magbigyan ng tulong sa mga customer na namamblema sa mga valve train knocking ng mga lagitik, especially sa mga Daiwo, yung mga maliliit na engine, Hyundai Ion, Toyota Vios, may mga self-adjustment na valve train. So makakatulong tayo yung gamit lang ito. So maraming salamat. Mamaya bagay naman tayo, kapit natin yung mechanism niya. So yan na, nakabit na natin yung copper tsaka yung oil seal sa camshaft. So kapit natin yung itutulog ko naman sa inyo yung timing. So balik tayo ngayon. Okay. So nakaraw, so timing tayo ngayon sa pakita ko sa inyo paano yung magta-timing ng 2L engine sa Revo, sa old model na Revo. So ito yan siya, self-adjustment yung kanyang valve train. So yan, nakasetting na siya. Kung titingnan natin, magkakabit kayo nito, kailangan na yung key, hindi nawawala yan sa mga baguhan. So sige, ikakabit ko muna, tapos may pakita ko yung timing sa inyo. So ito na, nakabit na natin yung mga gear niya. So hindi ko pa lagi yung belt kasi nga ipapakita ko sa inyo yung timing kung paano siya hahanapin. So dito tayo sa camshaft. 2L engine to, Toyota Revo. So sa mga baguhan dyan, ayan. Ayan o. Ito, kailangan nakatapat yan dyan sa may aro. So hindi pwede mag-list. Ayan, kikita nyo. Okay, ilaw natin. Ayan o. Ayan.
Okay ha, ito, camshaft. So kailangan bago kayo sa magigpit ng coil engine na self-adjustment, kailangan naka-timing muna yan. Kasi baka tumuko doon sa piston na nakatap. So hugot muna kayo dyan, tapos kailangan naka-timing yan bago kayo higpitan. Para pag-press niya, set up talaga yon. Tapos dito naman sa ano sa injection pump, ito naman may gatla na yan. So dito yan, tatama yan dito. So akala nyo walang gamit, pero malaking gamit ang timing mark yan. So dito naman sa crankshaft niya, ito yung timing niya. Ayan o, yung maliit na gatla na yan, makikita nyo. Yan, tatapat din sa araw. So akala mo walang gamit, yan ang timing niya. So bago kayo magkabit ng mark timing belt, kailangan na lahat naka ano sa marking. So nakabit na natin lahat. So kumaya, kapit na natin yung buong ano, mechanism niya. So sige yun lang muna, maraming salamat, bye bye. So ayan na guys, ikakabit na natin, nabuo na natin yung 70% ng engine. So ikakabit na natin yung makina punta doon. So ayan na. Ayan na siya guys, nakabit na natin siya. So add na rin na dito. So ito yung nabuo na siya. So sige kami, paanda rin na natin. So ayan na siya guys, paanda na siya guys. So, tulugan natin ito ng hado para mawala yung vibration.